Linaw Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kayayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon po'y ating ginugunita si ang kapiyastahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir ng simbahan. Ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin at hinihiling sa banal na misang ito. At upang tayo ay maging marapat, pagsisihang lahat ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kalitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw
sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banat, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihasik at tinapay na makakain ay siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malulimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag si Kristo'y sinundan, liwanag niya'y makakamtan para mabuhay kailanman. Alleluia, alleluia, alleluia.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ganun din, binabati natin ang mga nasa tahanan, nakikinig sa radyo, at nanonood sa Facebook Live ng Santo Padre Pio, National Shrine. Ngayon po ay kapiyastahan ni San Lorenzo, isang diakono at martir, no? Tingnan natin ang buhay ng mga martir, no? Nung kanilang kapanahunan. Bakit tayo ganito kadami ngayon? Dahil sa mga martir, dahil sa dugo na dumanak, no? Dahil sa dugo ng martir. Nung panahong 'yon, ang mga martir, alanggit sa Roma, sila'y isinasalang sa gitna, at habang ang mga tao'y nasa Coliseum, ano, pinanunood sila. Halimbawa, ipinapakain sa leon, ang mga tao'y nagpapalakpakan, at sila'y pinapatay, ano, tulad sa San Lorenzo, ano, siya'y niluluto sa gitna habang maraming tao ang nanunood, no, pumapalakpak, no. Pero pagdating ng mahabang panahon, nagtanong na ang mga taong dati ay pumapalakpak pag nakikita nila ang mga martir na ito. Dati sila'y tuwang-tuwa. Ang tanong nila'y, bakit kaya nilang mamatay sa kanilang pinaniniwalaang si Jesus? Anong meron kay Jesus? At ang mga ito'y handang magpakain sa leon, handang magpaluto ng sarili, ano? Handang mamatay para kay Jesus. Anong meron kay Jesus? Dati libo-libo ang nanonood sa kanila, no? Pinagmamasdan sila. Dati pumapalakpak. Pero pagdating ng mahabang panahon, dati yung palakpakan nila, ngayon napaltan na ng luha. No? Dati sila'y pumapalakpak, natutuwa sila pag sila'y pinapatay. Ngayon, itong mga paganong nanonood sa kanila, itong mga paganong walang Diyos, no? Sila'y utik-utik ng lumuluha sapagkat ang mga taong ito'y handang mag-alay ng buhay para kay Jesus. Kaya nawala yan sapagkat wala nang nanonood, at yung mga dating pumapalakpak na convert na ng mga Kristiyanong nag-alay ng buhay. Kaya tayo madami, no? Biruin mo, naka-convert yung pagpapahirap, yung pagpatay sa kanila, ano, naka-convert ng maraming Kristiyano. At dumating nga sa punto na tayo ay kinilala na, ano, sila'y lumabas na lahat, at dumating ang panahon na talagang kinilala na tayo bilang ang ating relihiyon, ano. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ano, tandaan natin ito. Sa tahanan, ang ating sakripisyo, nakaka-convert yan. Ang iyong pagkitiis, nakaka-convert yan. Ang iyong paghihirap na pinagdadaanan, nakaka-convert yan. Ng mga tao, ano. Kaya sa pamilya mo, kapag ka alam mong meron diyang matigas ang ulo, ano, ayaw maniwala sa Diyos, anong ipakikita mo sa kanya? Ano? Yung iyong sakripisyo, yung iyong pagtitiis, yung iyong pagod, darating din ang panahon, makukonvert mo yan.
No, sapagkat ang ating sakripisyo, ang ating mga sakit na pinagdadaanan, nakaka-convert yan, no? At isang araw, magtatagumpay ka. Kaya nga sabi dito ni Jesus, ano? Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ano? Bumagsak. Ano, ang napaganda ng ginamit ito, tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa, bumagsak. Ano? Kayong ating mga pagbagsak, no? Yung ating mga pagkahulog, ano, pagbagsak, kung anumang mga pinagdadaanan natin, ano? Yan ay nagbubunga, no? Nagbubunga yan, no? Nagbubunga yan. At sabi nga ay, darating ang panahon, ikaw ay mananagana din, ano? Pag ikipumagsak sa lupa at lumapat ka, mamumunga ka. Kaya ang mga minamahal ng mga kapatid, sa banal na misang ito, sa tulong at panalangin ni San Lorenzo, siya ay isang diakono na nag-alay ng buhay para sa Diyos at dumating ang panahon dahil sa kanyang pag-aalay ng buhay, tayo'y marami ngayon. Kaya naman, ganun din sa inyong tahanan, ano, kaya pagka ikaw ay alam mo, may gusto kang i-convert sa inyong tahanan, anong iyong gagamiting pamaraan? Sakripisyo at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang namula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalin, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalin, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapiyestahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni San Lorenzo ay parangalan. Sa ikapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat may narapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay tulad ng laganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat
ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, eh, may natiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling kabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot
sa tukso, tiyo-diyo mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, to ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni San Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapiyestahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang palaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin na isinasagawa na natin ang pagsasaayos na extension area sa gilid ng Main Church at ang Minor Repairs and Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking area dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo
ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Agosto ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panitilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabeblesan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong lagi sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Umawit kang masaya sa Panginoon, umawit kang masaya sa Panginoon.